Nathaniel! Attorney Lucas! Bakit po? Halika. Makinig ka sa akin, ha? Alam ko, galit sa akin ang pamilya mo ngayon. At pagkatapos ng nagawa ko, hindi ko naman sila pwedeng sisihin, eh. Pero, babawi ako. Babawi ako sa inyo. Tutulungan ko kayo. Gagawin ko lahat para makuha niyo ang hustisyang hinahangad niyo. Naniniwala po ako sa inyo, attorney. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo dati, alam ko pong may kakayanan kayong magbago. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Tama ka eh. Alam mo ba yon? Tama ka. Dapat hindi tayo magpatalo sa kawalan ng pag-asa. Dahil minsan, kahit na sa mga pagkakataon na akala natin, dapat na tayong sumuko sa buhay, may pag-asa pa pala. Alam mo, yun ang natutunan ko nung isang araw na may nagtangka sa buhay ko. Akala ko, katapusan ko ni. Akala ko talaga, yun na yun. Hinihintay ko na lang na bumuntok yung baril sa mukha ko. Pero, habang nangyayari ang lahat ng yun, parang may nagsasabi sa akin, parang may humihiling sa loob ko na sana huwag munang matapos doon ang lahat. Sana mabigyan pa ako ng isang pagkakataon para maitama ko ang mga mali ko. Tapos nagkaroon ng isang milagro. Alam kong milagro yun kasi hindi ako namatay. Kasi nabuhay ako, Nathaniel. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Ang alam ko lang, sa isang iglap, biglang lumuwag ang dibdib ko. At doon ko nalaman na tama ka. Napuno ako ng galit. Napuno ng galit ang dibdib ko. At dahil doon, isinuko ko lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan ko sa buhay ko. Sumuko ako sa sarili ko. Pero ngayong nabigyan ako ng pagkakataon na mabuhay ulit, alam ko, gagawin ko ang lahat para maitama ko ang mga pagkakamaling yun. Masaya po ako para sa inyo, Attorney Lucas. Alam ko pong magtatagumpay po kayo. Salamat, ha? Salamat sa'yo. Salamat, Nathaniel.